Yo, hello, what's up guys? So, dito ulit ako ngayon at kamusta po kayo lahat? Namiss nyo ba ako? So, ayun, matagal ako walang fishing at saka crabbing vlogs. So, kasi nasira, nung huling vlog, nahirap lang ako ng bangkanon kasi nasira yung aking ito. Yan, buto, makina, napang bangka. Yan, Honda 11 horsepower, yan. Medyo nagretiro na siya. Kasi siya ay galing din siya sa treasure. Ginamit din siya sa pag-treasure at saka sa pag sa bukid at yun. So yun, nagretiro na siya at ngayon bago ako ulit magdagat, yun na nagkaroon ng konting biyaya. So yun, special mention po kay Mary Rosa Toya sa girlfriend ko yun. Nagawa namin ng paraan na makabili ng ng makina na yun, pandagat na magagamit namin. So yun, ito pinapakilala ko sa inyo. Yan, yung Sumorato. Bali SRD siya, yung Sumo Racing Development yan. Tapos 15 horsepower yung kanyang horsepower. Yan. Bali yan yung napili ko ngayon na makina. So yun. Ngayon, konti ka na lang, konti para may content ako ngayon. So, konting paharing lang dun sa sa experience ko kasi nagamit ko na rin siya, na break-in na rin. At ngayon ay sineset up ka lang yung platform kasi yun, sa lakas niya na sira na yung platform na dati okay na okay dito sa 11 horsepower. Pero nung sa kanya, yan, bumigay yung platform. So yun, pag-usapan natin ngayon yung power at saka yung performance nitong Sumorato. So at sana mag-subscribe din kayo mag-subscribe kayo dito sa channel ko para ma-update kayo doon sa mga iba pa ring mga makina dito sa ayan. Dahil baka dyan, mga bago na rin yung mga makina niyan. Diyan pa rin. Tsaka doon sa kabila. So yun, subscribe kayo sa channel ko kasi para mapag-usapan natin yung mga experience din nila doon sa mga bagong makina nila kasi ilang din ng mga makina nandito. Madami na rin mga unit yung tsaka iba't iba rin. So pipicture ko din yung mga makina nila kaya mag-subscribe kayo sa channel ko para maraman nyo rin yung mga performance at tsaka power ng mga makina na yun at para may guidelines din kayo sa pagpili kung pipili kayo ng or bibili ng bagong makina para sa pandagat nyo. So let's go guys, simulan natin to. O yun, bakit nga ba Sumorato yung napili ko kasi yan yung kasi yung mayroon na kasi ang dalawang pinsan na may Sumorato na rin na 15 horsepower kaso yung kanila is low speed. So yun, ang pagkakaiba naman kasi na low speed dun sa high speed, yung low speed kasi may mga nandun siya andito yung sigunyal niya at meron siyang extra dito na mechanism yan at yung niya eto nandito siya sa gilid. So ipapakita ko rin sa inyo yung yung low speed na tinatawag. Ito kasi high speed, ganun talaga yung ng mga high speed ng sigunyal na diyan nasa pa rin natin na dun pa rin sa dati na pwesto. Yung sa low speed nandito siya. So siya high speed, pero meron ding high speed na normal ang Sumorato. Pero ito kasing presyo siya ng ng low speed. Yung pagkakaiba naman niya dun sa normal na low speed. So yun, yung pagkakaiba niya dun sa normal na low speed ng Sumorato na 15 horsepower ay ito. Ganto yung niya sa cylinder head niya, yung pinaka taklob ng niya, ng parbola niya ay ito ganto. Apat na tornilyo sa gilid sa nila. Yung normal na 15 horsepower na high speed ay ganto. At ganto rin yung sa cylinder head yung cover din ng low speed na 15 horsepower. So yun yung pagkakaiba ng SRD dun sa 15 horsepower low speed niya at saka sa high speed niya na normal na high speed. So ito daw yung original na high speed at saka yan may tatak din siya niyan. So yun yung pagkakaiba niya sa high speed na sa normal high speed ng Sumorato at saka dun sa low speed. Ganito yung kanyang cover. Katulad dito ay yung
lumalabas na rin ngayon na 22 horsepower na Mantra, yung butterfly type na ano, na yung kasing Mantra na 22 horsepower ngayon, ganito na rin yung cover niya. Kasi yun daw ay butterfly type na yung kanilang barbula. Ito, hindi ko pa sure kung gano'n na rin. Pero mas nauna lumabas to kaysa dun sa 22 horsepower na butterfly type. Mas unang lumabas yung gantong ano, cylinder head. So, ayun, konting ano lang yun, kung bibili kayo. So, kung SRD, ganito yung hahanapin nyo at saka yung tatak nya. Pero kung normal na high speed lang, wala ito. At yung cover nya ay ganito rin. Yun. So, yun yung pagkakaiba nya. So, kung bakit nga ba high speed yung pinili ko compared dun sa low speed, yun. Yung baka ko kasi is naka-setup na siya for high speed, kaya high speed na lang yung binili ko compared dun sa low speed. Yung pagkakaiba niya naman sa low speed, mas malakas magdala ng hélice yung ano, yung low speed kaysa dun sa high speed. So yun, nag-minus dun ako sa hélice kasi ang hélice nito ay 8.5 lang. Yung high speed na 15 horsepower ay kayang bumitbit ng ano, 11 na or 12 na ano, 12 inches na hélice. So ganun kalakas yung ano, yung low speed. So yun ang pag-uusapan naman, so yun, konting kaalaman lang yun dito sa ano, SRD. So pag-uusapan natin yung power at saka yung performance niya. So ito na tayo. Yun. Sa power, kasi nagamit ko na siya sa panghuli ng alamang, malakas din, okay din kahit ano, kahit high speed siya, yung tulak halos no low speed na sumo, kaya niya halos ibigay yung ano din, para halos parehas din. At saka compare dun sa ibang ano, sa ibang unit o sa ibang brand ng low speed, parang may tatalunin siya. So yun, satisfied na ako dun, satisfied ako dun sa ano, sa power niya. High speed siya pero parang may power din siya na ano, ng low speed. Yun, kasi nakita ko na rin sa ano, sa panghuli na alamang, sa pandalungkit yun. Okay din, malakas din siya ano, bumatak. Kaya yung power niya talaga pasok kahit ano siya, high speed. So kung ano rin pala kayo, kung pipili rin pala kayo ng mga ano, ng mga makina, titingnan niyo rin bangka niyo kung halimbawa mabigat yung bangka niyo or mahaba o kaya yung pangkargahan, mas mag-go kayo dun sa ano, sa low speed. Kasi talagang pangkargahan yun. Kung magaan naman yung bangka nyo at kung gusto nyo gawing ano, parang pangarera din or mga kahoy lang yung bangka nyo, pwede rin kayo dito. Okay na to SRD. Malakas din yung talagang ano, magdala ng ano, ng bangka. So, pero mas applicable talagang high speed dun sa mga magagaan na bangka. So yun, ang performance nya naman, okay yung performance nya. Yung maganda yung ano niya, yung mga minor niya. Kung gusto niya ng mga pangkitang o kaya mga paghuhulog ng mga lambat, okay na okay, kasi yung minor niya kahit hindi mo kukapunin, na-exceed mo hanggang dun sa pinaka mababang takbo niya. So kahit mababa na yung takbo niya, okay pa rin, kaya niya pa rin dalhin yung mga, yung hélice at saka yung bigat ng bangka. So dire-diretso pa rin at saka talagang ano, makakapaghulog ka ng kitang or ng lambat, kaya yung performance niya okay doon sa minor niya. Doon sa hataw naman, kung bibigyan mo siya ng takbo, talagang ano, hanggat kaya niya yung bigat ng bangka at saka anong karga, bibigyan siya ng salida, kaya okay talaga doon sa performance niya dun, or doon sa mga kung gusto mong mabilis, mahataw, okay din siya. Kaya parang ano eh, ilang araw ko pa rin siya nagagamit pero satisfied na rin ako doon sa ano, sa pagbili ko. Kumbaga yung kanyang 15 horsepower ay ano, talagang binabandera niya talaga na 15 horsepower. So yun, overall naman nasa ano pa, ang ano ko lang sa kanya. At saka yun, sa pag bibira naman, okay, malambot siyang birahin, hindi siya makadulot iba na maganit. Kaya talagang ano, madaling gamitin, pang ano talaga siya, pang hanap buhay. Dali ka siya sa birahin, malambot lang. Kaya yun, okay na okay ako sa performance ng Sumo Rato, approve. At saka yun, sa mayroon na siyang minor,
okay din siya sa Hataw, sa Batacan okay din. At saka yun yung power niya naman talaga, binibigay niya talaga ano talaga yung hindi talaga pang display yung 15 horsepower na binigay sa kanya, kaya okay din siya sa power. Performance okay din. Ang negative lang doon sa kanya, siya kapag galing siya sa minor, hindi niya at bigla mo siyang binatakan ng ano ng at bigla mo siyang binatakan, parang pumapalok muna yung makina niya. Para bang ano siya eh, kasi high speed nga siya. May tendency talaga na hindi niya agad ano tumulin. Para bang gusto niya ay medyo padahan-dahan lang muna yung ano yung sa silinyador, yung sa pagbigay sa kanya ng gas. Kaya yun, isang ano lang, yun lang yung ano, yung iba kasi yung makina oras batakan mo talagang babarurot siya kapag binatakan mo siya na silinyador. Yun na ano talaga siya, pag binatakan mo siya na silinyador, hindi siya muna bumibigay ng todo, parang dinadahan-dahan niya muna, hindi niya binibigay agad yung takbo. Pero yun sa pagka naman muna na siya tumagal na yung takbo niya ng ganun, palakas at palakas yung ano naman niya, yung power naman niya. Kumbaga ano kasi yung parabang ano siya, kung sa mga motor na pang ano, ayan, sa mga motor na ganyan, para siyang ano, pang rektahan yung kanya, ang performance niya yun. At yun naman yung talagang gusto ko sa mga makina, yung mga pang rektahan lang. At saka yung kanya ay parang ano, mabagal siya sa arangkada, yun yung tamang term dun. Yung ano dyan, yun yung lang yung pinaka ano niya, yung sa negative sa kanya. Kumbaga sa arangkada, pero oras na umarangkada na siya, rat-marat-rat siya. So ayun, yun lang yung masasabi ko tungkol dito. At saka nga pala yung ano, yan, kunti pa rin din, dun sa tolerance niya naman, dun sa ano, madagdag na rin. Tolerance niya naman sa kalawang, so far wala pa naman nakakita ang kalawang sa mga body niya. Kahit napaliguan na siya na tubig alat, ito talaga normal kasi may ano eh, may kalawang na yung ano ko, yung ball joint ko. So yan. Pero hindi naman talab talaga sa sigunyal. Pero yung kanyang katawan ay overall maganda pa naman. Ang ano lang, ito mukhang ito ang unang maaano ng kalawang kasi medyo nagkakaano na siya. Kaya alaga na lang dapat sa linis, saka yan, medyo nagkakaano na yung ano niya. Yun yung talaga siguro yung mahina sa kanya sa kalawang. Tolerance. Ito naman plastic naman siya. Kaya hindi naman siya kakainin ng kalawang. Yung cover na lang, yan. Siguro ito din. Tsaka ito, madami siya laman. Yung isang galon, hanggang dito niya. Yan. So yun. Kaya talagang madami kang ano, kahit pang malayuan. Okay na okay. At saka yung takbo niya naman talaga pang malo yun. Halos pwede kasi habang tumatagal, gumaganda yung takbo niya. So, yun. So, ayun. Maraming salamat sa panonood at sa mga susunod pa. At subscribe lang kayo kasi magpipidure tayo ng iba pa rin na ano, na tawag dito. Magpipidure pa rin tayo ng ibang makina kasi marami tayo dito. So, o kaya comment lang kayo kung anong makina yung pwede nyo ipa reaction video sa akin, yun, para malaman natin yung mga performance at saka power ng mga iba't ibang makina dito, at para may guide na rin kayo sa pagpili ng mga makina. So ayun, ngayon na lang po ulit, ito po sa TV Officials, at manood din po kayo ng mga fishing at crabbing vlogs ko. So maraming salamat po, thank you, God bless us all.